pasimulan ang seryeng ito. This is the first match of Blacklist International versus Bren Esports. I'm so happy na nakakiling spree ang Pakito. Finally, I get to see the dangers, the threat of a Pakito in the early game. Although nasabi ni Santi kanina, medyo mas malakas ang early game presence ng Blacklist International. When it comes to positioning, talagang lamang ang Blacklist kasi may pang-zone sila with the Diggy. And also, nandyan yung mobility nila. Add to that, yung control na pwedeng provide ni Haji. Pero yung level 1s, importante to. Kasi yung rotation ng Bren Esports, they can actually dictate the tempo of the mid game kasi sila yung medyo mas aggressive. Mm-hmm. At nakikita mo naman ngayon si Oheb ay pinupoke down lang etong energy shield turrets or energy shields ng turrets ng side ng Bren Esports. At kung papansinin mo, talagang aangat at bibilis ang power spike dito ni Oheb kung pagpapatuloy niya itong setup na to. Oo, inaalagaan din talaga siya dito ni Venus and si Ogwen, ganun na rin ang ginawa. Kailangan niya ang protektahan si Jom kasi magagap talaga eh. You can see the damage coming in from Oheb dito sa early game na pagdating nga naman sa laning phase, elugi na yung Claude. Ano pa nga ba kung meron pang dagdag na mga time bombs coming in from that Diggy? Tsaka di ka rin kaya tulungan ng Franco kasi dagdag ano ka lang, dagdag stacks ka lang para kay Diggy. So definitely well-executed game plan from Blacklist International. Medyo natatrowback ako nung Essex, if I remember correctly, they were up against Omega. Ginawa din nila to, no, yung baby gold, yung Diggy baby gold lane. And Blacklist International, they know for a fact na kailangan din nilang protektahan si Oheb in this game. Kasi importante rin yung mid-game timing niya. Kasi again, nasabi mo kanina, Santi, yung late game ay medyo pabor sa Bren. Hindi ba nakaka-apekto sa laro ngayon ng Bren Esports na si Ogwen nandun siya sa baba kasama ni Claude? Kasi parang nawawala yung pressure sa ibang lanes eh. Oo, parang yun din yung disadvantage dito sa ginagawa nila. Ang talagang game plan ng Blacklist dito would be to give pressure on the gold lane. And napapasun nila, si Ogwen dito, mapipilitan, lagi siyang napupoke. And malaking disadvantage siya pagdating sa turtle fight. Even though na napulto ng Bren, malaki yung chance na sumilip yung Blacklist. Pero let's see, nasuzone nila. Umaatras mukhang choice dito ng Blacklist. But Joe versus Oheb. Off-cam kill coming in from Haji. Nakuha na niya dito si Ogwen. Yung laban sa baba, Malagoko at Vegetay, parang nagpiplaker lang eh. Pero they're trying to gauge each other. Kumbaga, nagtatansyahan pa lang etong dalawang ito. At ngayon ay napunta sa side ng Bren. Actually, nagtaka ko eh, ba't di siya nagpalit ng baril? Nakagranada pala. So, di siya, sure siya na di tatama to. Niretrot niya na lang eh. Pero again, nice attempt for Blacklist International. Ang ganda ng pwesto ng Bren Esports kanina, ang layo nung hila ni Kyle TZ dun sa Turtle. Nasa pinakalikod ng bahay. Sa kanto. Nung Turtle. Oh, nasa kanto. Tapos si Pandora, nakaharang. Siya yung bumount sa KY. Sabi niya, alam ko, world champion ka, pero malakas yung hero ko. Well, tignan natin kung magpapatuloy ang lakas na iyan. Gandulo at nahuli nila si Oh My Venus. Si Queen dito ay nahawakan ni Ogwen. At nag-pay off yung pagiging patient ni Ogwen doon sa may bottom lane. Hindi naman nila kailangan magmadali. Kailangan muna nilabantayan si Claude para dumating sa level 4 niya. At ngayon, pwede na siyang iwan mag-isa. Ito yung sinasabi nating advantage ng isang Franco eh. Pagdating doon sa answer versus the Diggy. Pandora burns the flicker and maganda yung ikot na gang. Pero ngayon, nagkakaroon ng space si Joma to secure actually extra gold on the energy turret. Ooh! And si Wise na huli dito. Nagawang members and Kyle TZ taking him down. Edward tumatakbo and that is a Benedetta. Mahirap hulihin yan. Pero si Kyle ay hindi pa tapos. Nako, hindi niya nangahabulin pa pero mukhang hindi pa rin naman siya bibitaw doon sa possibility na doon nga mag-recall itong mga members ng Blacklist. But Kyle TZ, si Silip, mid lane naman. Ngayon, ang ganda ng ikot nila. Yep, tempo control is the name of the game here for Bren Esports. This is the strength of a Pakito with a killing spree. Mm-hmm. At si Haji, ang napagbigyan, one more hit. Pwede na sana, pero ladies and gentlemen, hindi na ipipilit ng Bren iyon. Pagkakalaban mo ang Blacklist International, parang kailangan mo din ng onting disiplina na huwag i-overextend yung sarili mo. Parang ano yan, relax. Okay na relax. Kalma na. Panalo tayo sa trade. Okay na yan. Huwag mo na sobrahan. Baka mamay, baliktan pa tayo. Huwag mo na i-risk. Yung 50-50 natin. Blacklist ka. Magiging 20-80 pa eh. Oo. Eagles pa ganun mangyari. Pero now Blacklist secures the turtle. Hindi na ni-risk pa ng Bren Esports na lumapit pa doon. But we can see here naman yung ikot. Parang kalmado. Kalmado yung dalawang teams. Mm. Well, wala pa masyadong significant na nangyayari sa may laban na ito. Yes, nakakuha sila ng tig isang turtle. But at the same time, if you would look at the gold,
craft or yung gold natin dito, hindi ganun kalayo yung kalamangan. Yep. Honest, in all honesty, napaka-late nito with the composition na meron ng Bren Esports. Knowing that they have a Claude, yes, medyo kampante ka kasi alam mo na, okay, maganda yung pacing ng game natin. Pero you are utilizing a lineup that is supposed to work in the mid game. So ito yung kailangan gawin ng Bren Esports talaga. Warranted to or requirement to ng lineup nila. As much as you can, huwag mong pahingahin ang Blacklist International. And sa kabila naman, Blacklist, they're doing a fantastic job in holding down the presence of Bren Esports. Itong Pakito, actually kakatapos lang nung Hunter Strike niya 2 minutes earlier, pero ngayon, he's already ramping up his form. Kapag natapos na yung Malefic Roar, this is go time for Bren Esports. Mukhang ito na nga talaga yung advantage na sinasabi natin, the answer for the Digipick. Hindi nakakatakas basta-basta, pero now si Ohib naman ata maging target. Kukonekta nga ba ang Iron Hook, pero hindi. But now, Blacklist, ito na nga yung Resback. Kailangan lang depensahan yung Tori dito, pero papasok ata, merong real world manipulation, pero si Wise nakapwesto. Back away lang din yung dalawa, pero si KLTZ, naku, tahimik lang, nakabang lang, sino kaya sasapakin, pero tatawid lang din mismo doon. Galit na galit, niretrek agad. If ever dumiretso si Haji doon, that could have been a death para sa side ng Blacklist International. Pero buti na lang, si Wise ang sumilip. Oo, yung makunat-kunat, no? Kasi pag-squishy talaga, ang sakit ng bullet coming in from Oheb. Nangati si Jom dun. Oo, sabi niya, Arouch. Arouch. Arouch, ba't naman ganun? Habang nangyari ito lahat, Oh My Venus, nandoon sa loob ng Crystal and another turtle para sa side ng Blacklist International. May laban bang magaganap? Humaharap dito sila Edward, Iron Hawk, hindi tatama. At si Jom dito, pinupoke lang si Wise at si Edward. Alam na alam ng Blacklist kung ano yung magiging response ng Bren Esports dito. Ang ganda nung si Krilla dito sa objectives na laging tama yung timing. The moment na malapit na yung Bren Esports, bigla na sila mawawala. And now that Bren Esports is still on the lead, kailangan na kailangan din ng Blacklist talaga dito mag-ipon pa ng resources there. Sa conceal play, Ogwen, alam niyan dito si Edward, papasukin niya nga ba? Pero sa slow, mukhang inaantay lang nila, but that turret will be taken down from the side of Bren Esports. Wow. Top lane, destroyed. Grabe yung ano ah, grabe yung pangsasay kung ginagawa ni Ogwen na talagang feeling ko kinakabahan si Edward kung tatamaan siya ng hookie kasi talagang sinasay ko siya, kinagat! Inabangan lang kung tinalat ko makakas pa kaso wala ng kawala mula doon sa kagat. Ito naman yung sagot pala ng Blacklist habang may nangyayaring bakbakan sa taas. Magpupush naman sila sa may bandang ibaba. 2 turrets. So Kyle, definitely, Kyle. Lamang sila doon. Now Kyle TZ matatalian, pwedeng bigyan. Pero back away na lang din kagat. Si Ogwin dito tumatayo-tayo lang. Pero nakatakot eh. Masyadong naging preoccupied yung side ng Bren Esports doon sa pag-takedown ng turret doon sa may taas na hindi nila napansin na nabawian na pala sila ng Blacklist International doon sa bot side. Yep, this is where Blacklist International excels. Personally, naramdaman ko to. Lahat lang pwede mong gawin, may sagot ang Blacklist International. Bawal, wala. So, Bren Esports, even though they've got a fantastic objective on the top lane, napatay din nila si Edward, nakakuha naman ng napakalaking gold si Oheb, which is gonna matter in the late game kasi siya yung burst damage versus Bren Esports. Ang worry lang talaga ng Blacklist dito is yung pwestuhan. Kapag napwestuhan sila ni Kyle TZ, if the Pakito is able to snipe out either si Oheb or si Edward, medyo mahihirapan sila sa teamfight kasi ito talaga yung mga poke nila. Ang dami na namang nakapwesto rito. Ang daming rabbit. Oo nga eh. Hindi pwedeng dumaan doon sa may bandang likuran. Mm-hmm. Pero si Owen goes in with a bite. Pero makakatakas pa lang din and that is an answer. 2 kills to make a Blacklist International. KTZ sasapak pero si Edward nandito sa backline. Mukhang mazo-zone out yung members ng Bren Esports at makakasecure ng position ng Blacklist. Pero si KTZ hindi bibitaw, sisili pa rin. Here comes the reset, the discipline coming in from Blacklist International. Alam nila na hindi pa down si Kyle at meron pa tong retribution. So pulling the trigger on that na wala si Wise ay mapupunta sure sa side ng Bren Esports yung turtle yung lord na yon. Yeah. Ganda ng plano ng Bren, talagang kinagat kagad yung tao sa harapan. Unfortunately, Oheb had a flicker at that moment and hindi rin sakto yung lapag ng real world manipulation. He was able to get out with a dash and yung flicker out. And Bren Esports, yun talaga yung kailangan nilang target. Kailangan mapatay either yung Beatrix or yung Xavier kasi talagang ito yung mga damage na magpapalakas kay Balmond sa teamfight kasi sila yung nagpapababa ng HP ng Bren. At kailangan ni Wise dito sa gitna ng lahat ng madaming kalaban rather na maging isang Beyblade
Beyblade. Kailangan niyang ikutan lahat. And definitely kasi si Oheb dito talaga, kumbaga, kung si Wise yung diversion, naiikutan niya lahat at papaunin niya yung buhay, si Oheb yung paprotektahan niya sa likod eh. Oo, kailangan, na kailangan talaga hindi ma-poke si Oheb since kailangan niya makasecure ng magandang position to deal damage eh. Yun yung pinaka-importante dito. And also, with the assist coming in from Haji, andyan din naman yung possibility for a crowd control hold mula doon sa kanyang Mystic Field. But now, nangangalati ang buhay ng Lord. Bukang sisilip ang Bren, may chance dito pumasok. Pero that is a Lord secure coming in from Wise. Pero ang DT real world manipulation, meron din bibitaw si Jong dito ng mga bala coming in from that Blazing Duet. Pero hindi magiging enough yung teamfight na ginawa ng Bren Esports since wala silang trade na nakuha. After all the commit na ginawa dito ng side ng Bren, yung Bloody Hunt, yung Iron Hook, tinama yun na lahat. Edward, still alive. Grabe mo si Edward dun. Hindi na makatao yung hindi ginawa niya. Hindi aamin, hindi papahuli ng buhay. Ano ba bang hindi kayang gawin ni Edward? Ang nakakatakot dito is, again, yung poke na meron ng Blacklist International. Actually, tinamaan kanina si Joe before the Lord fight. Tinamaan siya ata nung, either nung bala or nung ultimate ni Xavier. And nakita natin na medyo takot siya pumasok. Yun yung worry talaga ng Bren. Kapag na-poke sila, hindi sila makakalaban. Knowing the fact, for a fact na may Balmond din kasi ang Blacklist. This is textbook Blacklist International. Kung tingin nyo, nakakalamang kayo sa una, well, think again. Ito na yung tempo na siniset ng Blacklist International. And technically, ito na yung spider spit na parang unti-unti ka nang nawawala, unti-unti ka nang sinu-zone out, sinu-choke out sa resources mo. At pagdating sa dulo, Blacklist yung mamamayagpag. And ngayon, para nag-aabang na nga lang talaga yung Bren Esports for a possible Iron Hook. Grabe, pag dikit-dikit kayo, tinamaan kung Silvay, mag-go sila kahit nabawas. May reward manipulation. Ngayon, si Oe, baka magiging target. Kyle Teezy secures the kill. Kaso nga lang, may bawi lang din dito. Hahabol na sila si Jong, hindi na makakaabot pa. Pero ngayon, si Edward ay magpapahabol din. Kaso nga lang, hindi enough yung bilis dito ni Kyle Teezy. But now, he will try and secure to steal. Dito, yung purple buff, medyo delikado. May dawning light, tatlo ang kalaban niya dito. Ilang disiplina. Grabe, grabe naman yung ambahan doon. Sabi niya, sige, kunin mo, retry mo. O, sige. Tingin mo ba yung pagkakaroon ng isang hard CC lang dito ng side ng Bren? Yun ba yung, kaya sila ngayon nagkakaproblema, humuli ng members dito sa side ng Blacklist? I think it's more of the positioning na hinahanap ng Bren Esports, not more of the CC. Ang ganda lang kasi talaga pumesto ng Blacklist International. Kaya na-force out sila i-commit yung Flicker to Bloody Hunt from Ogwen. Pero ang ganda na naging target selection. Nakita nila si Venus sa may bandang harapan, pero nakita din nila walang dash yung Beatrix. Kaya naman flinikerang kagad ni Ogwen. Pero one problem that they have is that they need to close the gap as well against the Xavier and also the Balmond. Si Jome, although maganda yung pwesto ng kanyang Blazing Duet kanina, yung mobility talaga nga kailangan pang itaas. I think wala rin, hindi rin full yung stats niya nung point na yun kasi medyo bagal yung lakad eh. At doon sa may baba, mayroong possibility na makuha nila yung kill dito kay Edward. Pero kanina pa nakatakas yan. And look at the Filipino sniper showing us how it's done. Edward. Uy, si Jungkook! Si Edward! Lumapit at dumikit lang. Nadaplisan lang. Nadaplisan nung dadadalang blade dito ni Edward. Now, this is a possible free lord mula sa Blacklist International because of that pick-off from Ogwen na natalian siya. Pero ngayon, medyo malayo-layo at kalat-kulat muna ang Bren. But Blacklist International, definitely on the lead in terms of the map control. Pero surprisingly, Bren Esports, sila yung lamang in terms of the gold lead. Yeah. Resources-wise, talaga nakakahanap pa si Bren. Actually, ito pa yung lead na nahawakan nila kanina. Dahil sila din naman yung lamang ng kill, of course, yung resources or yung economy talagang pabor sa Bren. Pero Blacklist International, again, ito ang storya ng game. Mapopoke lang sila ni Haji, magbabackout na ang Bren kasi nakakatakot labanan yung Beatrix at Balmond na half HP ka. That is the story for Blacklist International. Actually, gusto ko i-comment yung boots na binili ni Haji dito. Usually, nakikita natin either yung pen or yung mana para meron ka pangharas sa late game. Ang binili niya is yung cooldown kasi alam niya, ang trabaho niya talaga dito, taga-poke siya ng heroes. Lot of tech plays or tech items na nilalagay dito ng side ng Blacklist International sa kanilang arsenal. Right now, it is the Lord March. Unti-unti nang humahakap dito at unti-unti na namamangga ang Lord na ito papunta doon sa base ng kalaban. At
yung mga minions actually, yung top lane lang, yung hindi nakapanig sa side ng Blacklist International. And looking at it, medyo matatagalan pa ito, pero yun yung next target ni Edward. Grabe yung poke damage nung mga tinatanim dito ng mga rabbit ni Venus. Kaya, and also yung poke kami in from Haji, kaya hindi makapwesto ng maganda itong si Ogwen sa kanyang Iron Hooks dahil nga laging may nakaharang. Ato sa Ido, ayan, lumabas ang Brennies. Oh, Ogwen! Ogwen goes in with a bite! Oh, mahabang naman si Gwen! Jom here goes in, but the shotgun is prepared. Coming in from Oeb, akala ng Bren, lamang na sila na nakuha nila dito si Venus. Pero sabi ni Oeb, hindi. Nung nag-commit si Jom doon sa idea na walang Wind of Nature si Oeb, nung ginamit, nagulat siya at masyado ng malalim para umalis pa doon sa area nung shotgun. Ang lupit ni Oeb doon, nakita niya na unang nag-windchant yung Claude, sumunod yung kanya. So na-timingan niya. Sabi niya pagkatapos ng windchant nito, shotgun ka sa akin. Super beautiful timing by Blacklist International. Brand Esports, they need to defend. Ang ganda ng real world manipulation. Kaso nga lang nakabang si Edward dito with Alec the final blow. Madedepensahan ng Bren yung mga minions sa paparating. Pero sobrang sakit ang mga damage. That's bullet coming in from OM. Oh my God! Stop! Mga sakit! Immortality pop coming in from Haji. Yung kanyang dawning light. You can run, but you can't hide. Oeb and Haji combination. Grabe yung snipe nung dalawa. Abot next week yung bala. Kahit nasa base ka lang, buntad ka pa rin eh. Abot bootcamp yung bala eh. Oh my goodness, this game. Blacklist International, nag-start tayo with Tren. Taking command of the early stages of the game. Ngayon, Blacklist International. Uy. Unti-unti, well actually hindi unti-unti, sa kanila na pumapanig yung tempo ng laro. And Bren Esports, gagawa sila ng effort para agawin itong lord na to sa kamay ng Blacklist International. I have to say, medyo mahirap din talaga ang buhay ni Jom dito. Mamimili ka, anong defensive item ang bibilin mo? Physical ba against the Beatrix or magic against the Savior? Ang naging choice niya rito is pull against the Beatrix. So the plan of Bren Esports, ang buong game plan talaga nila is si Jom tatalunan yung Beatrix na nabackline. Oh, Gwen! Immortality pop! Nakaabang na rin dito kagad si Wise, pero mapasok naman dito si Jom. Hindi na maging isa pa. Tatlo ang babagsak mula sa side ng Bren. Edward, hahabulin pa si Q tsaka si KLTG, pero sabi ng Blacklist, amin na yung Libreng Lord. This is becoming a problem indeed for Bren Esports. Kakasabi ko lang, walang magic defensive item si Jom. E nakita natin kanina, although naka-winchant siya, ang ganda nung Blazing Duet, pero kinombohan lang siya ni Haji, one hit lang. Mukhang ito na nga ata ang push na gustong gawin ng Blacklist. Wala pa man yung Lord, pero sumisilip na sila. May real world manipulation coming in from Pew, kaya nga naman nag-defensa, pero sobrang sakit. Dito na itinatanim na bomba. Ogwen. Hindi na makalapit pa, pero si Ogwen mahuhold na naman ata. Edward tries to go in. Mukhang mapapashutdown pa nga dito ang isa, pero now, Blacklist International is knocking at the doorsteps. Bren, gusto pa ng defensaan to. Hahabol pa si Jom. May Blazing Duet. Buhay pa rin ang Bren Esports. And few unti-unting nilalapit na si Ogwen. Wind of Nature, ladies and gentlemen. At buhay pa rin ang Bren Esports. Ogwen with the fake back flickering to Oeb. Yun ang nag-secure ng base defense for Bren Esports. Ang lupit nun, Santi. Sabi niya, off back ako. Joke lang. Flicker back. Kinagat na si Oeb. Hindi in-expect ng Blacklist yun. Grabe yung ginagawa dito na disiplina ng Bren Esports. Inaakala ng lahat na tapos na yung game. Pero sabi ng Bren, matatag pa rin kami. And now sila na ngayon ang magre-regain ng control mula doon sa minion waves na nakuha kanina. Basag ang dalawang inhibitor turret sila, pero babawi sila. Tatry silang kumuha ng resources from the side of Blacklist. And ngayon, yung Blacklist kailangan mag-ingat. Kasi pag may natamaan na naman ng hook at gagat, Matic minus one. Midnight, walang presence ng kahit anong physical defense item or magical defense item dito sa side ni Jom. But still, kapag nakita mo siyang pumalo at magamit yung Blazing Duet, talagang hahabulin yung buhay mo. Yep, ubos talaga ang buhay ng Blacklist International. This is the strength of the Claude during the Blazing Duet with the DHS. Also, kailangan nating intindihin yung Eve full item na. Ito pa yung isang problema ng Blacklist International, yung slow is coming out from Ice Queen 1, and add to that yung Art of Thievery from the Cloud. Talagang kapag hindi maganda yung teamfight mo, or kapag palya yung initiation ng Blacklist International, even with the Time's Journey, kapag hinabol kayo ng Bren, hahabulin kayo niyan hanggang base.
Bren Esports slowly but surely trying to climb up. At ang sinabi nga natin dito, in terms of the storyline, a dynasty versus a fallen kingdom. At yung mga fallen kingdom, syempre susubukan niya makabangon. Agad-agad para makabalik. At eto na nga ba yung tinatawag na pagbangon? Buhay ni Edward ay mawawala. Santi! Ano nangyari doon? Grabe yung ginawa dito ng Bren Esports. Tahimik silang nag-abang sa may bandang ibaba. Akala ni Edward, easy out lang. Dahil nga naman malamang, nasa side pa doon sa base yung Bren. Pero nagulat sila, tatlo pala tao doon. Sino ba naman mag-expect na may tatlong tao dito sa may bottom lane? Usually, ang gumagawa lang nito, I can clearly remember no season 9, Yureshi loves this play. Kapag paspon na yung Lord, doon siya sa kabilang side ng mapa, hahanap siya ng papatayin. Now, Bren Esports, they had the perfect idea. Sabi nila, imposibleng may Benedetta sa may Lord area. Kasi wala naman si Kiklir doon. Dito siya sa baba. Dito ta kayo. Minus one ang habol nila. Wala si Edward. Wala si Edward indeed. Kyle TZ and the others. Kompleto sila. Paano i-handle ng side ng Blacklist International ito? Immortality is popped. Ngayon, nahabol na naman si Joe. Maganda ng pwesto niya at pagpasok. Pero si YC ikot pa rin. Itatry niyang lumapit doon sa mismo Lord. Pero irarush na to ng Bren Esports. But that is a Lord secure. Coming in from Kyle TZ. Pero sabi ng Blacklist, ito na yung time para hapunin yung mga heroes. Haji tries and secures Joe for that kill. Dalawa ang matitira. Pero yung Lord na kuha nila. But that is definitely a win for Blacklist kasi kumpleto pa sila. Puro tayo Filipino sniper, puro tayo Filipino savage. Pinapaalala ni Haji sa inyo kung sino si KDA Machine. Hey. Ang Filipino Ray Gun. Filipino Ray Gun. Ako po, akala ni Jome is safe na siyang makakauwi. Pero now, kumpleto ang Blacklist. Defensive sila. Few with a reward manipulation. Didikin na siya ni Edward. Makukuha yung kill. What? Possibly a wipeout. And now, Blacklist International ang makakakuha ng unang puntos. There was a glimmer, a shimmer of hope para sa side ng Bren Esports na mabawi yung game na iyon. But the thing